daloy ng traffic, mas madalas ang aksidente sa kalsada. Batay sa nakalap na datos ng GMA News Research, nangunguna ang Quezon Avenue at Commonwealth Avenue pagdating sa dami naman nagaganap na aksidente. Samantalang pinakamarami naman ang banggaan sa Araneta Avenue. My report, si Sherry Ann Torres. Matrapik na nga sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Problema pa kapag may aksidente. Gamit ang datos ng MMDA, pinag-aralan ng GMA News Research ang mga aksidente sa mga pangunahing daan sa Metro Manila noong 2012. Mahigit 100,000 sasakyan ang dumadaan araw-araw sa Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, Marcos Highway, Ross Boulevard, EDSA at C5. Base sa accident rate o kwenta ng bilang ng mga aksidente kasama ang dami ng sasakyan at haba ng daan. Tinukoy ng GMA News Research kung saan pinakamadalas ang mga aksidente. Hindi isinama sa kwenta ang lapad ng mga daan dahil sa kakulangan ng datos. Quezon Avenue ang may pinakamataas na accident rate. Sumusunod ang Commonwealth Avenue na minsan ang binansagang killer highway. Ang EDSA, kahit dinadaanan ng pinakamaraming motorista araw-araw, ikalima lang sa listahan ng accident rate. May 7 mga accident cluster o pagkakumpul-kumpul ng mga aksidente sa Quezon Avenue mula Quezon Circle hanggang Welcome Rotonda. Maituturing ng mga major intersection ang mga lugar na ito. Doon yung heavy traffic, doon yung different types of vehicles. Diba? Of different characteristics. Pinakamarami ang banggaan sa intersection ng Araneta Avenue, halos 100 noong 2012. Talagang prone to road crash, paglaki ng incidents ng road crash yung intersection na yon. Kasi nga, again, due to bad behavior ng mga driver, marami doon beating the red light. Isa pa raw dahilan na madalas na aksidente ang pagkakakumpul-kumpul ng U-turn slot sa Quezon Avenue. Yung U-turn slot is only good for 2 vehicles abreast. Pero kung mapapansin natin na nangyayari, nagiging 3 abreast, kumisan 4 abreast pa, no? Sabay-sabay nalilikot. Malinaw nga sa nakuhang video ng GMA 7 kung paano nagdudulot ng panganib ang mga U-turn slot. Pag may U-turns ka, you are increasing conflicting movements. So doon nagkaka problema. Tugon ng MMDA, may mga programa na sila para gawing mas ligtas ang Quezon Avenue. Meron kaming program doon na lalagyan namin ng signals yung mga sunod-sunod na intersection doon. Upgrade namin yung sa may Quezon Avenue, Araneta, tapos susunod doon yung Roosevelt, susunod doon yung West Avenue. Sherry Ann Torres, GMA News.